Hi, hello guys. Welcome sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon para sa part 3 ng ating unboxing ng Junsing M109E o yung range test. So yung part 1 natin, nag-unboxing tayo ng Junsing. At yung part 2 natin, ni-review natin yung Junsing compound bow. So nandito na tayo ngayon sa ating part 3 para sa range test nitong compound bow. So, bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanood ng ating video, yung ating unboxing and review ng Junsing M109E, at sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin na ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga bago nating video. So tara, i-assemble muna natin yung Junsing M109E compound. So lalagyan natin siya ng sight para ma-zero natin or mas madali natin ma-target kung ano man yung tatargetin natin mamaya. So ang target lang naman natin ay simple lang naman, target face lang naman na nasa target bat. So gusto ko sana mag-target ng bote, kaya lang medyo delikado yon. Hindi na natin gagawin, hindi kasi siya advisable. So doon na lang tayo tatarget sa target bat. So ang tatargetin na lang natin ay target base. So tara, kunin muna natin yung ating compound bow or yung Junsing M109E. So ito ngayon guys. So guys, sinubukan ko to i-shoot kanina. Medyo muntik na mabali yung braso ko o yung balikat ko sa sobrang bigat. So tinesting ko na, pero hindi ko na tinuloy dahil napakabigat. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung paano i-adjust tong compound bow na to. So sa unang bili mo na to, siguro tumitimbang ito ng 60 pounds. So kailangan natin to i-adjust into 30 pounds para mabata ko. So hindi naman ako kaganong kasing lakas. Okay? So i-adjust natin to. Luluwagan natin to. So luluwagan natin ng ilang turns para makuha natin yung poundage na gusto natin. So ang gusto ko rito ay siguro mga 30 pounds para mas madali ko siyang mabatak. So ito yung ating luluwagan. So yung mga hindi pa nakapanood ng video ng unboxing and review, ilalagay ko na lang sa description yung link. So ayan, one turn. So nag-turn tayo ng one. Doon sa kabila din, mag-turn tayo ng one. So luluwagan lang natin. Half. Then one turn. So paisa-isa lang tayo, huwag tayong mag-adjust ng bigla-bigla, baka kasi bigla itong mahugot, tumalsik sa atin yan. So paisa-isa lang. Then kakabit natin yung ating sight. Hindi tayo maglalagay ng arrow rest kasi hindi naman arrow yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay yung bulitas o yung metal ball. Paalala lang guys, medyo delikado yung metal ball. Hindi nga siya nakakatusok, pero makakabasag naman siya. Okay. So sa package, may kasama siyang tornilyo. Huwag niyong iwawala. Mahirap makahanap kasi ng tornilyo. Advice ko na gumamit ng Allen wrench nito na set na. May kasama sa package to guys. And syempre, kay Happy lang meron nito. Meron sa Lazada at meron sa Facebook. So pakilike na lang ang Facebook ni Happy Archers Archery at ng ating Lazada. So kapit natin yung ating site. So, okay ito guys, ang ating sight. Then kakabit natin sa ating bow. So tayo ay right-handed bow. Kaya ang sight na ilalagay natin ay sa left or sa right side. Ayan. Okay, ito ba? Ayan. Few moments later. So ito na yung ating guys na sight. Hindi ko pa na-adjust yan. Adjust ko na lang mamaya. So mag-shoot tayo ngayon. Okay? So tara, samahan nyo ako. Guys, bago nga pala tayo mag-shoot, meron tayong nakalimutan. Susuot natin yung ating release aid o yung tinatawag ko na trigger. The trigger release. So ito yung gagamitin natin pambatak ng string. At ito yung gagamitin natin para i-release yung string. Ayan.
So, sa wrist, dito natin gamit yan. Yan. Gamit natin yan. Okay? Yan. So, meron na tayong wrist release aid. May trigger na tayo. Nakakabit na yung ating sight. So, ready na tayong mag-shoot sa ating archery range. Siyempre, dito lang sa Stake and Arrow, Dulong Bayan, Santa Maria, Bulacan, kay Happy Archers Archery. Okay, so tara, samahan nyo ako. Punta tayo dito sa range. Ayun, ready na tayong mag-shoot ng ating Junsing M109E. So, ready na tayo. May sight, may wrist. At syempre, meron tayong ating metal ball. So, i-shoot na natin siya. Na-adjust ko na rin siya sa low poundage na gusto ko. Palagay ko, mababata ko na to. Okay? So, tara, shoot na natin to. So, moment of truth. Matagal ko nang iniintay itong pagkakataon na to na makapag-shoot ng compound bow. So, first time kong mag-shoot ng compound bow ngayon. Excited talaga ako. So, una natin ang metal ball. Ayan. Babala natin. So first, metal ball. Probably hindi ako makakatama sa target kasi first time ko mag-shoot ng compound. Yun, tumama tayo. Pero hindi natin alam kung saan tumama kasi metal ball yung ating gamit. Okay, isa pa. So guys, pag tumama ako sa target, madidinig nyo naman sa video yun. Okay, so last, another one. Okay, last one. Meron tayong mga magshoot dito sa archery range. So may bisita tayo. Last one tayo. Ano tawag sa ganyan? Ito po nga. So, pwede yan po ang ibang kategory ko na archery ko. Compound ko ang sa ganyan. Kaya lang po ba? Masyan na. Saan niya nyo yung naiiwan? Hindi ko wala na. Hindi ko manakikita eh. Nasa yellow po ah. Dito mo? Apo. Guys.
ba? Hindi na natin makikita sunshine. Mukhang bumabaon eh. Parang naiiwan sa loob. Kaya nga pa eh. Oh, naiiwan sa loob. Solid to guys. So kung gagamitin mo to pang bahay for emergency lang, pwedeng pwede to. Ngayon kung naiisipan mo na mahirap magsuot nito, pwede ka naman gumamit ng finger release. So pwede. So for emergency at kailangan mo, lalagyan mo lang siya ng bulitas, then good to go ka na. Tuloy natin yung ating range test ng ating Junsing M109E. So magshoot tayo. Palagay ko mauubos ko yung isang buong plastic ng bulitas. Napakasarap gamitin ito, guys. Promise. Hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito. Ay so tara, samahan niyo ako. Shoot natin. Isang buong plastic ng bulitas. Tapos titingnan natin mamaya kung maganda ba yung accuracy nito. Pero ako na nagsasabi dito, guys. Ang sarap gamitin nito. Okay. Tara, shoot natin to. Guys, sarap talaga, promise. Best experience ko to sa compound bow. Ngayon lang ako nakagamit ng compound bow, pero damay ko na siya. Sarap gamitin. And guys, mabibitin ka kung itetesting mo lang to ng 5 metal ball or 5 bulitas. So ako, malapit ko na maubos yung isang buong plastic ng bulitas. Medyo nabibitin pa ako. Kaya lang, medyo magdidilim na. So, ilang arrows na lang yung shoot natin. So yung guys, yung bulitas nasa bulsa ko lang. Napakadali natin kunin. Hindi na natin kailangan ng quiver. So yung tunog pa lang pa tama nung bulitas natin sa target, matitinig mo na kung gaano kalakas. Kunin mo lang yung bulitas, imamagnet mo lang, then ready ka na. Ay, kahit hindi ka nakatingin, may ilalagay mo yung bulitas kasi magnetic na siya. So, medyo nahirapan lang ako kumuha ng bulitas kasi nasa bulsa ko at the same time naka-plastic pa siya. And guys, so napakasarap ng feeling ng gamitin tong Junsing M109E. Okay. So guys, tara tingnan natin yung tuso ko dun sa target. Ayan. So guys, sa accuracy niya, wala akong masabi kundi napakaganda ng accuracy niya. So ngayon ko lang to na
shoot. Pero kita nyo naman, wasak na yung target face natin. Kanina puro butas lang yan ng araw, pero ngayon wasak na siya. Hindi ko pa na-fine tune yung sight. So ganyan kaganda yung accuracy niya. By the way, sinuot ko to ng 15 meters. So yung iba nasa loob, medyo bumaon na. Okay? So kung makikita nyo, ayun yung iba. So ayan yung buha bulita sa loob, naiwan, bumaon. Ayun guys, katatapos lang natin mag range test ng ating Junsing M109E. Isa lang ang masasabi ko, napakasarap i-shoot nitong compound bow na to. So kung i-rate ko siya from 1 to 10, bibigyan ko to ng 9.5. Okay, napakasarap niya. So sa dalawang plastic ng bulitas, halos naubos ko yung isang plastic. Kaya lang tinapos ko na kasi may event dito sa lugar. So kung may time pa sana, mashoot ko pa siya. Okay, so ang sarap gamitin ito. So yun na lang tayo guys. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutan mag-like, comment, at lalong mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, siya nga pala, maraming salamat, Happy Archers, sa experience nitong compound bow na to. Kay Happy Archers, makakabili nito sa Lazada or sa Facebook. Okay? Hanggang doon na lang, bye-bye!